Tiso, demonetize ang channel pero nakatanggap pa rin ang first sahod sa YouTube. So ating alamin at ating pag-usapan sa video na ito. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel mga kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasuyo naman, pakipindot naman yung subscribe button sa baba para makapanood ka sa mga bago kong i-upload na video. At kung ikaw po ay may karanasan sa ganitong pangyayari sa iyong channel, ay pwede kang mag-comment para po ay ating pag-usapan po. Okay, so ito na po mga kaibigan, ang pinakahihintay po natin na makatanggap po ng ating first sahod ni YouTube. Okay, so maliit man pero at least po, napatunayan po natin sa ating sarili na kaya po nating mag-vlog po. Kasi nakapasahod na po tayo ni YouTube. So bago pa tayo nakapagsahod mga kaibigan, ang dami po mga pagsubok na dumating po sa ating pag-YouTube. Maraming salamat pala sa mga nanonood po sa ating video, sa mga nagsubscribe po sa ating channel. So maraming salamat po. Kung hindi po sa inyo, hindi po tayo makatanggap ngayon ng ating sahod. Maliit man pero at least nakikita po natin. Masaya po tayong tinatanggap po yung ating first sahod. Kasi hindi na po tayo nag-i-expect doon. Kasi almost 3 years po na po natin ginagawa to. Pero wala pong dumating na sahod. Pero ngayon mga kaibigan, at least mayroon na po tayong sinasahod. So ngayon po, pag-usapan po natin, na-demonetize po yung channel natin, pero nakatanggap po tayo ng sahod. So ganito kasi yung mga kaibigan. So bago pa po tayo na-demonetize, pumapasok na po yung sahod po natin sa AdSense, YouTube AdSense. So meaning po mga kaibigan, pag naipasok na po yung revenue mo mula sa YT Studio papunta sa AdSense mga kaibigan, automatic na po yan mga kaibigan. 100% po matatanggap po na yung sahod mo. Nandoon na po sa AdSense or na-transfer na po mga kaibigan. Pero mga kaibigan, pag na-demonetize ka at may pending ka pa doon sa YT Studio, ayun po, hindi po talaga ibibigay ni YouTube yun. Talagang kailangan mo pang ma-monetize uli bago pa siguro i-transfer ni YouTube sa AdSense mo. Kasi mga kaibigan, actually mga kaibigan, search po tayo at pinanood po natin yung mga ibang video, yung same scenario po. Sa gawa po natin mga kaibigan ay dinili po natin yung mga video na may reuse content. Kasi mga kaibigan, ang nangyari po kasi sa ating video, ang channel po kasi natin mga kaibigan, more on tutorial. At the same time mga kaibigan, sa mga news po, mga current events, doon po, medyo doon po tayo nagkakaroon po ng reuse content. Huwag niyong kopyahin yung mga video ng iba, kahit news current pa yan, kahit may pahintulot pa yan sa mga content creator, tapos kopyahin mo. Ano po mga kaibigan, pag naging viral po yung video mo, ayun po mga kaibigan, talagang pag-review ni YouTube yan sa darating na 11 of the month, ayun, sigurado, instead po na ipapasok po yung revenue mo mula sa YT Studio papunta sa AdSense po para sasahurin mo sa 21st of the month, hindi po mga kaibigan. So ang mangyari, papadalhan ka ng email ni YouTube o makikita mo sa YT Studio mo na mayroon kang violation na reuse content. So ganun po ang nangyari sa akin mga kaibigan. So ngayon po mga kaibigan ay nag-research po tayo at nanonood po tayo ng mga video or nagtatanong-tanong po tayo sa mga kaibigan po nating vloggers kung ano po ang ginagawa sa kanilang channel para po makuha po yung pinding na sasahurin po nila sa YT Studio para po ma-transfer po sa AdSense po mga kaibigan. Ako po mga kaibigan, sayang mga kaibigan kasi mayroon pa po akong pinding na $200. So sayang yun mga kaibigan, malaking tulong na po yun para sa atin, sa mga small YouTuber. So kailangan po nating makuha yun. So ngayon po mga kaibigan ay atin na pong ginagawa yung mga advice ng ating mga vloggers kung ano po ang ginagawa nila. So siguro i-update ko kayo kung naging successful po tayo sa ating pag i-edit or sa mga ginagawa po natin para po makuha po natin yung ating pinding na sahod sa
YT Studio. So hanggang dito na lang po tayo mga kaibigan. So maraming salamat uli sa mga nag-subscribe po sa ating channel at nanonood po. So magandang araw at advance Happy New Year.